And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. So doon naman tayo sa kabilang part nitong tanong ni NJ. Di pa po ako masyadong magaling sa pagpapa-pay-in and di pa masyadong marami members ko, pero pansin ko po ang hirap nilang mapa-active at di masyadong nagpapakita kahit kabisi daw sa studies work tipong kailangan ko pa pumuntahin sa office, hindi naman pumupunta, umatin ng training, blah blah blah. Yun ang sinasabi ko eh. Di pa masyadong marami yung members mo, NJ, so kailangan mong humataw. Mag-direct, magbenta, hindi mag-keep. Merong tamang time sa keeping, hindi ko masabi kung ilang members. Ang kinikip ko lang kasi talaga is mga leaders ko. Yun na silang importante sa akin. By priority. So alam rin to ng mga members ko. Ang priority ko, core leaders, members. So sila, members yung huli. Diba? Pero hindi ibig sabihin hindi sila, priority nga eh. Diba? Pero hindi ibig sabihin hindi sila importante. Ang pinaka-priority ko, core leaders, members. Kasi itong core leaders, yan ang committed. Yan yung humahataw. Yan yung committed, yan yung humahataw, yan yung may pangarap talaga, seryoso talaga. Wala akong time para sa mga ano, wala akong time para mag-entertain ng masyadong drama ng mga tao. Diba? Nakikinig ako, nakikisimpatsya ako, nakiki-empathize ako, pero pag paulit-ulit na, bahala ka na sa buhay mo. Harsh kung harsh, wala akong pakialam, hindi ka nagnegosyo para magdrama. Diba? Hindi ka napunta dito para gawin mo tong telenovela. Diba? May kanya-kanya tayong drama sa buhay, meron akong drama sa buhay ko. Pero kaya nga ako nagninegosyo para mawala yung drama na yun at maging inspiring story siya sa mga tao. Kasi nandun na ako sa success. Yun na yung pinakang problem. At least naiintindihan mo, NJ, diba? Di pa masyadong marami member mo. Di ba kasabi ko lang kanina? Bilang pa lang kasi, nabibilang mo pa kasi sila eh. Kaya ka na frustrate. Nahirapan po kasi ako kung anong gagawin kasi part-timer pa lang ako and still studying. Di ba? Ano pong pwede nyo maipayo sa akin? Kasi ito yan eh. And magtatapos ako dito sa part na to. Ang leadership style ko is lead by example. Lead by example. Hindi ko ipagagawa sa member ko ang hindi ko ginagawa o hindi ko ginawa. Hindi ko ipapagawa sa iyo yung mga bagay na hindi ko ginagawa o hindi ko ginawa. Sasabihin ko sa iyo, mag-direct ka. Teka, ako ba nagdi-direct? Sabihin ko sa iyo, magbenta ka. Teka, ako ba nagbebenta? Kasi minsan, ang leadership na pagkakaintindi natin ng leadership, boss type eh. Nag-uutos ka lang. Hindi ganun ang leader. A leader knows the way, shows the way, goes the way. Ulitin ko, a leader is someone who knows the way, goes the way, and shows the way. John C. Maxwell. Which is completely, that is one absolute na definition ng isang leader. A leader knows the way, goes the way, and shows the way. So, himay-himayin natin yan. Knows, alam ko, yung ginagawa ko kasi, I go the way. Ginagawa ko kasi, kaya alam ko kung ano sinasabi ko, and I show you the way. Pero that, walang sinabi doon na a leader keeps his members, 'di ba? A leader forces his members to attend training, 'di ba? Walang sinabing ganun. Knows the way, goes the way, shows the way. Doon na putol. Yan mismo sinabi ni John C. Maxwell, isa sa mga leadership gurus na talagang fina-follow ko. I suggest follow niyo rin 'yon, 'di ba? Marami akong libro na binabasa niya. Binabasa ko. Yung mga libros niya na binabasa ko. So, a leader knows the way, goes the way, and shows the way. Shows. Na doon na putol sa show na it's up to you kung pupuntahan mo rin o hindi. Wala, hindi ko na problema yon. Ang trabaho ko lang, I know, I go, I show. So, yun yung leadership style ko. I lead by example. Kaya ko sinabi, di ba, na mag-focus ka sa pag-direct, mag-focus ka sa selling, kung sino yung committed, sasabay sa'yo. Kung walang sumasabay sa'yo, ang konti kasi ng direct mo. Ang konti kasi ng member mo. Wala talagang sasabay sa'yo. Kung member mo, 10, 20, 50, 100, napaka-konti. Napaka-konti. 100, kala mo marami na. Hindi. Ang konti. Para sa akin, madami, 10,000. So, yung mga members ko, mag-konti pa lang. Nasa 1,000 pa lang yung account sa ilalim ko eh. So, konti pa lang. Konting-konti pa. Kasi para sa akin, madami, 10,000. O, diba? So, sasabay sa'yo kung sino yung mga. And which is yun talaga yung nangyayari. So, yung mga committed ko na leader, ilan lang ba yung mga committed ko na leaders? 11? Sa ngayon, di ba? 11? 18? 19? Di ba? Diba? Yun yan, di ko binibilang eh. Even mga leaders ko, di ko rin binibilang eh. Kasi nga, busy ako sa kakahataw eh. Busy ako sa profit-producing activities. So, lead by example. Kaya siguro hindi sila nag-a-active. Hindi ka naman nila nakikita eh. Di ba? O kung active ka man, di ka naman umahataw, di ka naman nila nakikita ng result.
walang inspiration, hindi sila nai-inspire. Pato ko hataw, upline ko nga, walang resulta eh. Sakit, di ba? Eh, yun yung totoo eh. Mas gusto ko na marinig mo kung ano yung katotohanan, masaktan ka, magalit ka sa akin, wala akong pakialam. At least sinasabi ko sa iyo yung totoo, kaysa naman magkaibigan tayo kasi sinungaling ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo kung ano yung totoo, kahit masakit, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kasi ang gusto ko, mag-improve ka, gumaling ka, maging better ka, mag-grow ka. Nandun sa katotohanan ang growth. The truth will set you free. Diba? So, yun yun. I lead by example. I teach them, pero nasa sa'yo kung gagawin mo hindi. Wala na ako dun. Gawin mo, kung garat sa'yo, magkaka-result ka. Hindi mo gawin, wala na akong problema. Wala akong kasalanan. Hindi mo ako pwedeng sumbatan na pinabayaan mo ko iniwan. Tinuruan kita, sinabi ko sa'yo kung anong gagawin. Ginawa mo ba? Hindi, diba? So, problema mo na yun. Kasalanan mo na yun. So, that's it. I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. Masyadong mahaba itong leadership training na to. And gagawa ko ng course regarding dito sa training na to. Makikita nyo na lang sa description. So kung wala pa, sa ngayon wala pa kasi, wala pa yan sa description itong video na to. Pero kung mapapanood mo to in the future, di ba? Tapos may makita ka dyan na leadership training na course. So yun na yun. Yun na yun. Meron ng ano. Gagawa ko ng ano kasi masyadong mahaba yung pagdating dito. Leadership to eh. So, I hope marami kayo natutunan. I hope nasagot ko yung tanong mo, NJ. Diba? Ang haba ng pinag-usapan natin. And make sure apply nyo. Once again, focus sa profit-producing activities and lead by example. So, ano yung question of the day? Ano yung pinakang tumatak sa isip mo dito sa video na ginawa ko? Comment mo dyan sa ibaba. Kung sakaling meron ka rin mga katanungan tulad ni NJ, comment mo rin dyan sa ibaba. Lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video. And, kung marami ka natutunan dito, i-like mo to show your support, i-share mo, malaking bagay na yun sa akin, nakakatulong kasi hindi nyo naman ako binabayaran sa paggawa nitong video na to. Meron yung nag-message sa akin recently na ilang months na, 3 buwan na yata siya sa company niya, or ilang months na siya sa company niya, pero nung pinanood niya yung videos ko, mas marami pa daw siya natutunan dito kumpara doon sa kaka-NDO niya doon sa company na ngayon. So, malaking bagay sa akin na pag nila-like nyo tong videos ko at sinishare nyo sa mga teammates nyo, sa mga members nyo na alam nyo matutulungan nito, or sa kapwa nyo, network marketer na alam nyo nag-i-struggle sa ganito, malaking bagay na yun. Malaking suporta na yun para sa akin. So, and ang pinaka-importante sa lahat, apply mo kung ano lahat ng mga natutunan mo. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Hey, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!